Ito yung mga trades ko, 1 week. So nag-scalping tayo sa USDCHF, EURGBP. Scalping lang tayo dyan ng 10 pips. Nag-profit tayo ng total $633. So pakita ko sa inyo kung paano ko ito in-scalping gamit ang EA. Ituturo ko sa inyo kung paano ko nag-scalping ng 10 pips gamit ang EA. So punta tayo dito sa BPS. So pwede rin sa computer nyo lang. Basta naka-monitor lang kayo. So kahit wala ng BPS. Lagi nga lang naka-on yung PC ninyo. Kasi may bayad rin kasi yung BPS. Okay. So ito yung mga trades natin. So makita ninyo, puro buy ako dyan. USDCHF, EURGBP, USDCHF, USDCAD. So kadalasan USDCHF, EURGBP. So puro buy. So bakit nga ba puro buy yung trade ko? So nandito tayo sa EURCHF daily time frame. So dito ako tumitingin ng trade ko. Or yung bias kung magbabuy ba ako or magsisell. Okay, so kung napapansin nyo, ayan, nandito yung price ng USDCHF. So malaki yung binaba niya. Mula dito, pababa. Ayan. So dumating siya dito sa support level. So ang bias ko, magbabuy na lang ako kasi posible na tumaas na yung USDCHF kasi sobrang laki na ng binagsak niya eh. Diba? Parang ganito, malaki na yung binagsak. Diba? So tumaas na siya. Ayan. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa M15 time frame. So dito na ako mag-scalping gamit ang EA. So ang ginagawa ko, support and resistance lang, scalping. So buy trade lang ako. Kaya pag tumaas, hindi ako magsisell. So example, ito, previous support. Tapos tumaas. Tumaas dito. Okay? So tapos bumaba siya. Bumaba dito. So, ayan, meron din ditong level. So pwede na ako mag-buy dyan. So 10 pips na yung take profit ko. So napaka-exceed lang ng 10 pips. So kung 10 pips, ayan. So dito pa lang, take profit ka na agad. So dumiretso, so alam na akong trade niyan. Hintayin ko muna ang bumaba. Kaya nung bumagsak ulit dito sa level na to, or dito sa level na to, ayan. Support ulit. Buy ulit ako dyan. Ayan, buy. Ayan, buy. So ganyan yung ginagawa ko. Ayan, tumaas, nag-take profit. Tapos dito, pwede rin mag-buy dyan. Ayan, dito, buy rin. Okay? Tapos tumaas, bumagsak dito, so pwede ka rin mag-buy dyan kasi tingnan mo lang yung mga level, yan, mga level na support level. So ganoon lang kasimple, example, tumaas dito, tapos bumaba, bumalik dito sa level na to, so buy. Tumaas, bumalik sa level na to, buy. Yan lang yung ginagawa ko, tumaas, yan, hintay mo na bumaba, so dito, sa level na to, so buy ako dyan, bumaba dito, buy ako dyan. Yan. So dito, bumalik dito, so nag-buy ako. So, paano yan? Malulugi ako kasi bumaba yung price. So, yun yung kagandahan kasi itong EA, kapag nagkamali ka ng trade, mali yung trade mo. So, kaya niyang i-recover yung loss. Kahit bumaba pa yan, tapos tumaas lang ng konti, so, marirecover niya yung loss. Kaya kung napapansin nyo, yung mga trade natin, puro green, puro profit. Kasi, kahit nalulugi yung trade mo, meron siyang strategy, money management strategy, na magdadagdag siya ng trade, magbabuy pa siya. Pag bumaba, buy pa. Pag bumaba, buy pa. Pagbalik ng konti, close lahat ng trade. Tapos, profit. So, gamit natin ang Waka Waka EA. Ang problema dito sa Waka Waka EA, kasi automatic yung entry. Automatic yung entry, kaya ginamit natin itong customize. So, high risk settings yung gamit ko, high risk. So, pakita ko sa inyo yung sample kung paano ginawa. So example, USDCHF. Yan, yan yung tinitrade ko. So dito, buy only lang. Okay? So okay. So sa M15 yan. So makita ninyo, pwede ko mag-enter ng buy or sell. Pero hindi gagana yung sell. Buy lang yan kasi yun yung naka-settings natin. So example, gusto kong mag-trade ngayon. So kiklik ko lang itong buy. Sa Waka kasi, walang button na buy tsaka sell. Manual kang, or automatic. Automatic na siya nagde-trade. Dito, manual kang pipili ng magandang entry. Katulad ng mga support and resistance. So, yung ginawa ko, buy lang ng buy. Nung dito, nagkamali ng trade, bumagsak pa, nakabuy ako. So, EA na yung bahala. Kaya niyang i-recover yung loss, yung losing trade. Kapag bumalik ulit ng konti, mag-profit pa yan. Okay? So, example, nag-profit na yan. Sabihin din nag-profit na yan. So, nag-buy ulit ako dito. Pero bumagsak pa, di ba? Kung malaki yung binagsak, tingnan natin kung walang pips yan.
Yan, bumagsak po yan ng 30 pips. So, kahit bumagsak pa yan, nung umangat yan ulit, so hanggang dito yung binagsak niya, nung umangat ulit, so, yung negative na trade, close na yon with profit. Gawa ng EA na yung nagmamanage ng trade. So, ganun din yung ginawa ko sa EURGBP. So, makita naman natin yung EURGBP. Ayan, tingnan natin yung EURGBP. Ang laki ng binagsak, di ba? Tapos dito sa level na to. Ayan. So, possible na tataas yung EURGBP. So, day one time frame. Kaya, ang bias ko dyan, buy. Kaya, sa M15. So, ganun lang din ginawa ko. Nag-scalping lang din ako ng buy trade. Ayan. So, buy lang ako ng buy. Nung bumaba, buy ka dito. Ayan, tumaas. Bumaba, buy. Tumaas. Nung bumaba, dito sa level to, buy ka dyan. So, ganun lang ginawa natin. So, ang capital ko dito ay $20,000. So, may $17 ako na profit na wi-withdrawin. So, yung lot size ko sa 20,000 na capital, 0.3. Ultra low standard. So, pwedeng $2,000. Okay, so minimum trade no, nasa 0.03. $2,000 ultra low standard. Kapag 0.01 minimum trade, so kaya na siguro mga $1,000 or $1,500. Kapag ultra low micro, pwedeng mga $200 or $300 minimum capital. So nag-profit na ako ng 171% gamit ang EA na ito, ganun lang scalping, 10 pips. So kaso nga lang nung nagsimula ako, $1,000 na yung capital. So nung nakaraan na ako naglaki ng capital, nag-deposit ng 20,000. Pero malaki na rin yung naging profit ko dito. $12,000 na rin, or mga 600 to 700,000 na rin yung kinita ko dito sa EA nito. Kung gusto ninyong i-try ang scalping strategy nito gamit ang EA, pwede nyo i-try sa demo account. Libre lang, bigyan namin kayo ng kopya. Mag-message na kayo sa Facebook. Ilagay ko yung link sa comment o kaya sa description.